aminin mo na, Pangulong Duterte. Aminin mo yung kasalanan mo sa akin, na pinag-initan nyo na lang ako, inimbento nyo yung mga kaso against me. Aminin mo na rin na ikaw talaga ang pinaka-involved bilang mastermind, nag-utos, nag-induce sa kanya. So why should I be afraid of him? I'm never afraid of him. I've proven that na I'm beyond I'm beyond being threatened by him. Kung makakausap yung face-to-face, ano? Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Mga yan, ay talagang malaking bagay yan. Kino-corroborate niya yung sinabi ni Kerwin Espinosa. So si Kerwin Espinosa, dati na niyang retract, renikant, noong 2022 pa lang. Lahat ng mga sinabi niya tungkol sa akin na pagkaka-involve ko, pagiging protector daw, beneficiary daw nung alleged illegal drug trade ni Espinosa, binawi na niya yan lahat during the last hearing. Inaabangan ko talaga yung pag-amin din ni Colonel Espinido kasi nababanggit nga siya. And natatandaan ko, nung sa Senate inquiry, meron din siyang sinasabi tungkol dun sa nasa listahan ako, na protector ako. He's probably referring dun sinasabi na affidavit ni Mayor Espinosa. So, at least ayan, another proof na talagang ginagawa o gawa-gawa lang lahat yung mga naging akusasyon sa akin. Hindi lang yung mga nasa bilibid, kundi ito. Yung sa Kerwin Espinosa alleged illegal drug trade. So natutuwa pa ako na kasi nga si Colonel Espinido nung sa Senado ay talagang umiiwas siya. Lagi lang niya sinasabi, alam ng Panginoon, the truth will set you free. Maski nung kinausap niya ako after the hearing, ganun din. Pero na-sense ko na kaagad na meron siyang mga mas alam pa. So now he's saying that, na he never knew me. Being involved in the illegal drug trade. Kasi yung nakita daw niya ako noon, na-meet niya ako noon, nasabi niya yung dati sa akin na dati pala, na-meet niya ako when I was a CHR chairperson. That's all. And then so, ngayon sinabi na niya na hindi niya ako talaga kilala, na hindi ako involved sa illegal drugs. Sinabi rin niya na hindi niya talaga kilala si Ronnie Dian kasi yung tinuturo nila na tumanggap ng pera for me. So, it's been recanted by both Kerwin Espinosa and also by Colonel Espinido. So lahat po ito unraveling of the truth. Lahat ito kasama sa vindication ko. Kasi ako naman po, wala akong duda na wala akong kinalaman dyan. Well, inosente ako in all forms of illegal drug trade. Whether it is with the bilibid o dyan sa Kerwin Espinosa alleged illegal drug trade. Wala akong kinalaman dyan. Kaya alam ko na kaagad na script lahat yon. Alam ko na kaagad na meron lang nagpuwersa sa kanila para idawit ako. Just like yung sa bilibid drug, mga bilibid inmates. Oh yes, ginagawa na po ng mga abogado ko, just like na yung pagpa-file ng mga sino yung may kagagawan ng mga pagsinungaling din sa akin, yung mga kasinungalingan ng mga naging witnesses nila sa 3 drug cases ko, yung mga bilibid inmates. At ito ngayon, at least meron talaga na witness or witnesses, direct knowledge, yung pagpuwersa sa kanila instruct sa kanila na idawit ninyo si De Lima. So si Kerwin Espinosa, that's very much within his personal knowledge. Now his story is very credible because that is the truth na hindi talaga ako sangkot sa illegal drugs. Magandang-maganda talagang pakiramdam ko dyan. Kasi narinig nyo naman kanina no, sa early part of my opening statement na sana noon pa yan. Na kasi noon ako lang. And anong ginawa? Binaliktad nila yung katotohanan. Ako ang tinuro nila because they really wanted to silence me and to destroy my reputation. And para siguro maging leksyon din sa iba. Lalo na yung mga politiko
and public officials na you better not say anything about the drug war. Na nakatulad ni Dilima, she was really that I was all against the killings. I'm not against the campaign, the anti-illegal drug campaign, but I am definitely against the EJ case. So siguro yun ang leksyon na parang pinaini-impart niya sa lahat. Kung gayahin niyo rin si Dilima, susunod kayo, kakasuhan kayo kung ano. And then yung mga lumalabas ngayon, tapos yung ginamit lang yung war on drugs sa pagpapatay ng mga personalidad na hindi pa nga napapatunayan na sangkot sila. Yun na yung mga mayors na yan, yung mga lumalabas ngayon na pinapatay din pala. Simply because they are supposed to be part of that drug list na hindi naman natin alam kung ano yung naging vetting and validation ng drug list na yan. Testimony rin ng former Iloilo City Mayor Mabilog na tinakot din siya na gusto niyang ipaturo sa kanya yung ilan pang mga personalidad na nang nasa opposition. So this whole drug war is indeed fake. Magkakapot sana kayo ni President Duterte sakali ngayon kung dumalog po siya pero hindi nga po siya natuloy. Sakali kung nandito siya, meron po baka sasabihin o may mensahe pa kayo sa akin? Yeah, interesado rin ako kung ano talaga yung mga sasabihin niya. Sana nga nandito siya. Para, you know, tingnan natin kung ano yung naging reaction dun sa mga sinabi ko rin na kasi I was, you know, corroborating yung sinabi ni Colonel Garma about this reward system and yung sinabi ni Garma na talaga naman na itong war on drugs na to, yung mga EJ case na yan, ay patterned after the Davao model. That one I corroborated based on kung ano yung mga alaman namin noon in the course of the CHR investigation and also from the affidavits of Edgar Matobato and Arturo Lascanias. So, binavalidate lang yun. Talaga namang it was based on the Davao model. Ma'am, sabi po ma'am kasi ng mga kritiko ninyo, of course, 90% ng mga nag-survey kasi, they approve of the drug war. Kayo po ma'am, you're one of the biggest... Yun na nga, yan ang hindi maganda. Yun ang naka... Yung mga sinasabi po ng mga pro-Duterte critic, pro-Duterte natin na kalabang kayo na parang, he was overwhelmingly approved po of the drug war. Saan po mo sabi nyo? Okay, yun ang narrative nila. Nakita naman natin yun. I think kinikilala ko yun. Na at the height of the war on drugs, at the height of the killings, marami na pumalakpak sa kanya. Marami na parang naniniwala na maganda yon, supposedly for peace and order. Pero hindi naman. How can that be good for law and order kung may patayan? That's lawlessness. So, narrative nila yan eh. Parang binabaliktad na nga nila. Yung parang sinasabi nila, I think sa Senate, yung sinasabi nila, Senator Bato and Senator and Bongo, na sabi nila is tingnan natin, pakinggan natin yung mga magsasabi na tumahimik sa komunidad nila. Wala nang mga siraulo dyan because of the war on drugs. Yun ang narrative nila. Parang dinideflect nila. They wanted to show the killing is all right when it is not. Hindi yun ang issue, yung pagpatay ang issue. So, hindi na nakakagulat yun na ganun nga, ako, linakasan ko lang yung loob ko. Na in spite of the fact na nakikita ko mataas yung approval ng war on drugs, I had to do something about it kasi nga maraming mga pinatay. Ma'am, saan niyo pong kakasuhasin po primary response? Ginagawa po yan ng mga abogado ko. At yung sa mga tungkol dun sa mga gawa-gawang kaso against me, we are of course looking at Mr. Duterte because definitely siya naman talaga ang may kagagawa niyan. Siyang nag-utos kina former Justice Secretary Aguirre dun sa mga pag-file ng mga fabricated cases na yan. And inaalam pa namin kung sino pa yung mga iba, yung mga handlers, yung mga nag-access dun sa mga bilibid inmates para implicating him sa pagko-coerce sa kanya, sa pagturo sa akin, that is within his personal knowledge. So, mas madali ngang i-prove yan. Pero ang ano ko dyan is, it's not only at the level of Senator Bato. Sigurado ako
na si Presidente rin, si dating Presidente Duterte rin, ang may utos kay Senator Bato, then PNP Chief, na idiin ako dyan sa Kerwin Espinosa illegal drug trade. Pinag-aaralan po yan ng aming mga abogado kasi he would be really the direct witness on the, on that. Siya magiging state witness pero ini-evaluate pa po lahat yan. Ma'am, what can you say po na ang Senate mag-hearing din po ng war on drugs po ulit? Okay, tignan natin kung anong pinaka-direction nila. Ang worry ko nga dyan, that's why I'm still pushing for truth commission in spite of the, you know, great efforts of Quadcom na hindi ko actually, honestly, I didn't expect na ganyan ang magiging takbo sa Quadcom na dumadami ang lumalabas na mga revelasyon. Now we have a Senate which will also say, or the Senate magkakaroon ng sapat na panahon na tingnan lahat 'yan kasi complexities of the drug war, hindi lang yung mga tungkol sa pagpatay, yung lahat na mga pwedeng tingnan. And you know, the core mandate of Congress is lawmaking, passage of legislation process. So I don't, kasi paano yan, baka mapabayaan na yung mga ibang trabaho nila. And mas maganda, lalo na, kasi there's this possibility also. And then respected people sa law enforcement sector, etc. So yan po ang aking pananaw dyan. Siguro mas maganda later kung meron pa rin Truth Commission. Na-invite ba kayo today, sir? Or nag-volunteer kayo? No, they invited me. I received a notice. Yeah, why should, I don't have any reason not to. So why not? Pupunta rin po. Of you coming here kung darating si Presidente. It depends if the committee again invites me. Kung sakaling dumating na, either in the next hearing or whatever subsequent hearings, kung iimbitahan po ako, pupunta po ako. Ay, inaasahan mo kayong expectations dahil pa yun sa yung mga members ng Quad Dominion where also members of committees that conducted hearings that actually limited your representation. Okay, hindi naman siguro lahat sila ay kasama dun sa committee na yon, Committee on Justice and Human Rights. Kaya nga, sinabi ko kanina, hindi ko mapigilan, sinabi ko na hindi naman talaga yung pinakapakay nung inquiry na yon in 2016, yung Bilibid drug trade. Ako naman talaga ang pinaka-target. And I suppose they realized that already. Whoever, yung mga nag-participate talaga dun sa vilification sa akin, sa panbabastos sa akin, you all saw that, ay sana naiisip na nila yan, sana ay nauusig na rin sila ng kanilang konsyensya na mali yung ginawa nila. Hello, ma'am. Ako na. Ma'am, sorry. Good afternoon. Yanesca po from Jermaine News Online. Ma'am, how do you feel returning here as a resource person when, you know, just recent past, you have been subjected by the same institution to an unflattering, to say the least, yung inquiry sa inyo in the past, and now parang they treat you as a valuable resource person. So how do you feel about the turn of events? Well, it's really very relieving for me, and it's very, you know, I feel good about it. I feel great about it kasi dati talagang masakit yun para sa akin na ganun ang ginawa nung iba na mga miyembro ng committee na yon na talagang pinakialaman yung personal life ko, siniran at hustisya. Yung libo-libong biktima ng war on drugs, I will offer always myself to any forum, including the House of Representatives. At pag-respeto na rin ng House of Representatives. Hindi na po ako incumbent senator ngayon. Dati, I can always cite yung parliamentary, inter-parliamentary courtesy na they cannot compel me to attend the hearings here. Pero ngayon, so this is not about that. What political considerations are they talking about when I was right there as one of the earliest victims of Duterte? Kasi EJ case nga, yung karamihan ng ako, inano nila yung aking reputation sa mga gawa-gawa, mga kasinungalingan. So don't you think anyone else
would do the same to really search more for truth and demand for accountability sa ginawa sa akin. Hindi basta-basta yung ginawa sa akin. In fact, that was an unprecedented case of persecution. Ma'am, are you also willing to personally assist po yung pamilya ng mga EJK victims na walang pamuntahan ngayon or nahihirapan mag-reklamo? Oh yes, kasi sometimes I would also interact with certain NGOs handling these EJK families, assisting these EJK families. Are you ready to face the president? Well, if I mean, I'll invite you to the next hearing, yes. Inihintay ko siya ngayon eh. He did not. So that's why my message is, sana magpagaling na siya para may sapat na lakas na harapin ang lahat ng mga binabato sa kanya. So why should I be afraid of him? I'm never afraid of him. I've proven that na I'm beyond I'm beyond being threatened by him. Kung makakausap yung face-to-face, anong inaasahan natin siya sa magagalit sa Duterte? Aminin mo na, Bangulong Duterte. Aminin mo yung kasalanan mo sa akin na pinag-initan nyo na lang ako, inimbento nyo yung mga kaso against me. Aminin mo na rin na ikaw talaga ang pinaka-involved bilang mastermind, nag-utos, nag-induce. Nakikita natin yan, lumalabas na yan lahat ngayon, yung pag-perform ng that special group, the special task force headed by Colonel Leonardo, according to Colonel Garma. Aminin na niya sana para matahimik na rin yung mga biktima, matahimik yung mga pamilya ng biktima na matagal-tagal na umaasa o humihingi ng hustisya. Thank you. Thank you.